isang magaling na kumuha. Dahil kay Mama, ang aking pangarap ay bibigtangin lamang para sa kanya. Siya ang aking inspirasyon sa lahat ng bagay. Dahil si Mama ang nagturo at nagmulat sa akin ng mga tamang desisyon sa aking buhay. Gusto kong maging magaling sa larangan ng pagbibigay. Para kanina, kay Mama, Mama ang nagturo kung paano ilapat ang nuro ng isang lapis sa isang makinis at tipid papel. Hindi lamang yan ang ituro sa akin ni Mama. Tinuruan niya ako ng mabubuting asay at pagpapahalaga bilang isang anak. Kapatid, at kaibigan, tinuruan niya ako ng pagbigay sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Tinuruan niya ako maging palangiti kahit anong mangyari. Tinuruan niya ako magsumikap sa lahat ng bagay. Tinuruan niya akong lumapit sa Diyos, may kailangan man o wala. Tinuruan niya akong palagahan ang aming pamilya. Tinuruan niya ako maging mapagmahal. Tinuruan niya akong maging magaling. At tinuruan niya akong maging matulungin nang walang hinihingi kapatid. Alam mo, at kaya kong patunayan sa inyo na bago niya ituro ang lahat-lahat, inugali, at ginawa niya muna yun sa iba. Guro si Mama, at kitang-kita ng aking mga mata kung paano siya naging mapagbigay, kung paano siya nagsumikap sa lahat ng bagay, kung paano siya naging malapit sa itaas, kung paano niya pahalagahan ang aming pamilya. Nakita ko rin kung paano nagigit si Mama. At alam ko, para sa ikabubuti nila ito, ganun na ipakita ni Mama kung paano siya naging mapagmahal, kung paano siya naging magalang. Kahit ang ilaw ng tahanan namin ay unti-unti nang napupundi, nakita ko. Nakita ko kung paano siya ngumiti, ano man ang problema. At nakita ko kung paano siya nagdamot, hindi sa iba, kundi para sa sarili niya. Naging matulungin ng sobra si Mama. At kailanman, hindi ako papayag na makita siyang malungkot sa kanyang pagtanda. Ang aking nanay ang pinakamagandang halimbawa ng kahapon. Ang kanyang kagandahan na walang kupas sa mundong kay bilis magbago. Sa dinami-raming hirap ang pinagdaanan ni Mama. Sa bulto-bultong turo at aral, ang sa akin ay kanyang ipinita. Nakita ko kung paano naging mahalaga ang salitang ina. Kaya ang aking pangarap ay hindi lamang talaga para sa kanya, kundi makita ulit ang ngiti sa mga labi niya. Happy birthday, Ma! Ito yung regalo ko sa'yo. Ang haba pa ng mga buhok mo rito. Tingnan mo. Ma, naalala mo pa ba yung mga pangarap ko? Lapis po yung dala ko. Kasi sa paglaki ko po, gusto ko pong matutang magaling na para po ma-drawing po si Mama ng mayroong mahabang-mahabang buhok. Para po maging masaya na siya ulit. Sa simpleng tinta ng isang lapis, ito ang bumuhit sa pinakamaganda at pinakamahalaga na nakita ko sa aking buhok. Natupad ka nga rin pa.